itong si Enrique, hindi niya kinakalimutan na sila pa rin ni Liza kahit madalas silang hindi nakikita. Sa kabila ng mga nangyayari kay Wong, eh talagang kumakapit na lang siya dun sa Panginoon. Sa 2 years na raw nilang nilalabanan ang sakit ni Joseph. Kuya, hindi na namin kaya. Siguro hihingi na ako ng tulong. Kaya lang nahihiya ako. Palakas ka lalo, Maring Chris. Yes. Alam ko nakakarating sa iyo ito. Huwag bibigyan ng sakit ng ulo si Mami, ha? I-love mo siya. Sabi si Ben, siya nagbibigyan ng sakit ng ulo kay Eli. Pero, medyo contradicting itong batang ito. Ay! Recording ba yun? Hindi mo na, Tito Ojo, kung gusto mo na ako umalis dito. Hello mga ka-update! Ito po ang inyong mga lingkod. Ito po si Mama Loy. Ito po si Joson Papa. At ito po si Papa O at si Ogie Diaz. Ano pa nga ba? Ang lagi ninyong hinihinit sa amin? Ichika mo na! Dali! Ay, naku, bago ang lahat na binabati natin si Liza Soberano. Yes! 25 na ang aking anak. Oh. Siyempre, iba na yung kanyang mga, ano, no, yung mga pictorial niya. Ayan, yes. Oh, kung nakita, oh, kumi-K-pop na. Oh. Okay, kasi, siyempre, yung mga gusto niya yun. Fan siya ng mga K-pop. O, tsaka yung kanyang pagbabagong bihis, ikama. Bilang pagsisimula ng panibagong karyera sa ilalim ni James Reid ng Ken's Music. Ayan. At syempre nakakatuwa, bumati si Ken. Ito yung pagpapatotoo na hindi totoong hiwalay si Liza at si Enrique. Yes! Ano ang sabi o ang message ni Enrique? Eto na yung nasusulat! We might be worlds apart, but you've never been closer to my heart. Uh-huh. To the most beautiful soul in the world, to my best friend and baby. Aww. I love you so much. Happy birthday. Binati ka ba ni Puto Bumbong noon, birthday mo ng December 12? Pero pinadala mo siya ng pera. O, diba sinabi mo yung pamasura? Binigyan mo, diba? Oo. Walang bati, pero may pera. Napakababae naman ang halakha. Pero itong si Enrique, hindi niya kinakalimutan na sila pa rin ni Liza kahit madalas silang hindi nagkikita. Kasi di ba, nagpupunta rin si Ken sa Spain. Oo. Andito ba si Liza? I think so. Nandito si Liza. Kasi pag ganun-ganun din si Liza, Philippines, US, ganyan. May mga work siya doon. At work din siya dito. Oo. May mga commitments siya dito, di ba, Nay? Oo. Eh, kabilang ba dyan sa work dito sa Philippines na yung paggawa ng teleserye? None that I know of. Talagang mo na yung diretso ko, ha? Pretty mo nga, Josa. Hindi. Ang pagkakaalam ko ay hindi mo nagagawa si Liza ng teleserye. Pero hindi naman niya isinasara ang kanyang pinto. Kung may magandang alok at talagang excited siyang gawin. Oo, kasi si Liza ngayon, ang mindset niya, gusto kong gawin yung gusto ko. So, anyway, happy birthday, Liza. At happy birthday din kay Vong Navarro. Happy birthday, Vong! Ito lahat, January 4, no? Yes. Ay! January 4 din ipinanganak. Huwag niyong baguhin o ibayin yung topic. Dito tayo kay Vong Navarro. Eh, dahil siyempre si Ogie Alcacid, ang kanyang kasama sa It's Showtime, ay nahimok si Vong na mag-ano sila sa kanilang parang fellowship.
Parang Bible study. Oo, ayan. So, tuwan-tuwa si Bong din. Siyempre, yung mga ganyan, di ba? Sa kabila ng mga nangyayari kay Bong, eh talagang kumakapit na lang siya doon sa Panginoon. Yes. Oo. At mas tumibay ang kanyang pagkapit niya sa Panginoon. Yes. Di ba? Tama. So, actually, nung birthday ni Bong, kausap ko siya. Kami ni Yvonne kasi parang halos magkasunod kami ng birthday. Yes. January 2 ko, January 4 siya. Tapos si Bayani at Bayani, January 3. Ooh. So, pag birthday ko, ina-expect ko na yan. Pag 12 midnight, tatawag si Yvonne para batiin ako. Siya ang unang-unang bumabati sa akin. Kumbaga nakakasana sa kanyang alarm yan. Kaya naman, si Bong, binati ko din. Tinanong ko nga si Bong, buti kakalabas-labas. O, kailangan ko lumabas. Para may iba ako makita ng mga ambiance, yes, ganyan. So lumalabas-labas din siya. Nagmo-mall sila na mag-anak, ganyan. Talaga ini-enjoy niya ngayon. Dapat yan, kasi part yan ng parang debriefing na yun, no? Parang kumbaga ganun eh. Correct. Eh, 90 ka lang! Di ba napabalita ngayon January? Mag-showtime na siya? January na, kailan na? O, magpe-February. Ha? February naman ka. O, pag hindi natuloy ng March. Ha? Ganun lang naman yun. Diba? Eh, ano naman three basis ang ating pag-follow up. Hindi nga anong siya. Hindi. Babalik din daw siya. Pero, ang alam ko, kailangan sobrang kumpleto sila para to welcome him. Ano si Vice, si Jong, si Ann Curtis, para to welcome him. Pero, gustong-gusto na magtrabaho ni Paul. Kasi makakatulong din yun, di ba? Oo, sa, di ba, pagkalimot. Busy, di ba? Yung pagiging busy mo, ayan. Tsaka, diba? Tangkahan na. We need to earn money. Correct, diba? Oo. At saka para magpasaya din ang mga madlang people. Nalilinis na siya. Ay, nabanggit mo si Bayani at Bayani na ilagi daw siya nanonood. Ay! Happy birthday, Bayani! Ayun, pagkakakilala ko kay Bayani, extreme yan eh. Sobrang bait, pero huwag mo siyang gagagawin. Hindi siya titingin sa position mo. Ay, Pag siya ginalit mo, or pag feeling niya parang sobrang ininsulto mo siya, ay, grabe ang bawi. Ay, talaga. Anyway, happy birthday, Bayani. Happy birthday. At kay Direklino, kayetan, birthday din siya. Ay, happy birthday, Direklino. Congratulations sa nanahimik ang gabi. Uh-huh. At tuloy-tuloy na ang pagpuproduce ni Direklino together with his partners sa Rain Entertainment ng mga pelikula. Oo. Siyempre, birthday today ni Megastar Sharon Cuneo. Ay, January 6th! Birthday, Alicia! Si pwede i-move. Ha? January 6th. Ano ba? Happy birthday, Mang Shami! Ayan, kasama kami ni Sharon sa isang movie. And then, pagkausap mo si Sharon, ang dami kang mapupulot. Grabe din ang wisdom ni Sharon. Lalo na pag masarap yung kakwentuhan niya. Diba? Ayan na. At syempre, bukod sa pagbati natin kay Megastar, gusto natin batiin si Joseph. Joseph? Yes. Nag-birthday siya ng January... January 5. Ma-accent ka na ngayon. Oo, diba? Ito yung jowa partner ni... Tuesday Vargas. Ay, happy birthday, Bong! Si Joseph na, alam mo yun, nakikipaglaban ng bonggang-bongga sa buhay, na ospital, na napakaraming, alam mo yung karamdaman, na nilalabanan, buti na lamang, at nurse si Joseph, kaya meron siyang knowledge tungkol sa kanyang mga sakit. Grabe pala yung sakit ni Joseph. Nutcracker syndrome. Connective tissue disorder. Mitral valve prolapse. Super mesenteric. Artery syndrome. Sabi ko, ano ba yung sakit? Nakakaloka, ang dami. Basically, it is a vascular issue that affects his digestion, his heart, his adrenals. Grabe yung sakit. Samantala sa amin sa probinsya, mga sakit, mga namasama. Kaya yung mga sakit sa probinsya. So dapat pala manatili si Joseph sa probinsya. Parang yung parang.
Oo, diba? Kaya si Tuesday, alam mo, para na rin siyang nurse. Kasi araw-araw talagang siya yung kasama ni Joseph sa pag-aalaga kay Joseph. Sabi ko, sobra akong bilib kay Tuesday. Napaka-genuine ng kanyang pagmamahal sa kanyang partner. Kahit sa anong mang laban kasama siya. Oo. At 2 years na raw nilang nilalabanan ang sakit ni Joseph. Oo. At pati siya, panay na rin ng research tungkol sa sakit ni Joseph. Anyway, syempre, alam mo, tinanong ko nga si Tuesday, kumusta naman yung bills? Oo. Kuya, hindi na namin kaya. Sabi niya sa akin na talagang siguro hihingi na ako ng tulong. Kaya lang nahihiya ako. Sabi ko, huwag ka mahiya. O na ang mga tumulong sa kanila, mga Lasal yan. Ooh. Yung mga kaklase yata ni Joseph. Yung mga kaanak. Diba? Oo. Pero sabi ko, akin Tuesday na po, Diyos ko. May awa ang Diyos. Lalo na at napakabait ni Joseph. Madudugtungan ang buhay ni Joseph. Ayan. Get well soon, Joseph. At happy, happy birthday. Happy birthday po. O, ito nga, o, sinalubog. Ah, ako, diba? Oh, yung sweet. Oo, ayan. At abangan ninyo ang aking panayan kay Tuesday Vargas. Wow! Sa Ogie, Diaz Inspires. Wow! Ayan. And speaking of sakit, no? Oh. At least nakita natin na, ano, si Sakino is gaining weight. Oh, yes! Diba? Hindi ko nag-post ng picture na. Oo, hindi ako nag-post ng picture. Dinukot ko lang yung picture. Ayoko naman ng ano. Kay ano yan? Kay Vice Governor ng Batangas, si Mark Leviste. Kumbaga, dinalaw niya si Chris Aquino sa US. Kung matatandaan natin, si Mark Leviste. Pinagpakita ng bayan? Ha? Ay, nakitaan pala. Sorry, nakitaan. Sorry po, go. Alam ko. Ma-edit ka sa Batangas. Hindi, nakitaan pala. Hindi minatid. Sobrang kitang-kita na yun. Anyway. May copy ako. Hindi, ano ka ba? Si Mark Leviste ngayon nag-may-ari ng picture. Si Mark Leviste ay dating manliligaw ni Chris. Na naging magkaibigan na lamang sila. Pero, di ba, maraming salamat Mark Leviste dahil, kumbaga, unti-unti, nagkakatotoo ang mga dasal ng mga nagmamahal kay Chris para siya ay tuluyan ng gumaling. Totoo. At maging malakas ulit, no? Amen. Ayan, oo. At sana ay napalakas ka lalo, Maring Chris. Yes. Alam ko nakakarating sa iyo ito. Oy, salamat po. Maraming mga pagdarasal para sa ikagagaling at ikalulusog mo ulit. Salamat po sa lahat na nagdadasal. Correct. Pagaling ka po, Miss Chris. Pero buti pa si Miss Chris. Bakit? Umakayos yung pakiramdam, parang papunta na sa paggaling. Samantala na alaala ko ang tatay nung na-hospital. Ngayon nga, Tito Ogie, nagpa-brain surgery. Kaya dumaan talaga sa isang napaka-critical na operasyon. Binuksan ang ulo niya. Tapos, tinignan yung utak. Ang problema ko nito, hindi na may balik ng doktor ang kanyang skull. Sabi ng tatay ko, Dok! Bakit naman ganyan nangyari sa akin? Kita ko na ang utak ko eh! Sabi ko sa tatay, Tatay, okay na yan! Huwag ka na magreklamo! Maganda nga yun eh, pwede ka na sumali sa networking! Dahil open-minded ka na! Alam mo, kaibas tayo ng mga doktor! sa medical field, dahil nakikipag-usap ba ng bukas ang ano, hindi nakasara to. Nakakaloka. Ang taring. Ay, Tito Ogie, huwag niyo ginagin ng tatay ko. Bakit? Ang taring ko ng tatay ko. Huwag niyo yung downline. Anyway, naku, nakakalok. Pero joke lang yun, baka maibash ka. Joke sana. Ito naku, katakot-takot na bash. Ang napala. Ni Mccoy, De Leon. Ito na nga, Nay. Nakakaloka. Dahil pinag-uusapan ngayon sa apat na sulok ng Showbiz. Mm-hmm. Yung paghihiwalay o kumpirmasyon na hiwalay na si Mccoy, De Leon at si Elise Joson. O ilang linggo rin to, Nay, na medyo umusok, di ba? Yung usok lang muna. Wala pa yung apoy. Correct. Ito, back! So ayun nga, Nay, nagsimula to dun sa sulat niya ng message dun sa anak niya. Na ito na yung nasa sulat. Basa.
sabi niya, lagi mong tandaan na mahal kita. Ikaw lang ang nakakaalam. Ikaw lang ang nakakaintindi sa akin. Ikaw lang ang maaasahan ko. Ikaw lang ang rason kaya ako nabubuhay. Ikaw lang ang lahat-lahat ko. Sana pagtanda mo, huwag magbago tingin kay Daddy, ha? Pasensya na kung di lang talaga na kaya ni Daddy. Mm-hmm. Sana maikwento ko sa iyo pagtanda mo. Don't worry, masasaya naman ikukwento ko na may konting problema, hehehe, para naman maintindihan mo si Daddy. Mm-hmm. Basta ha, lagi kang nasa isip ni Daddy, pasensya na rin kung dito ko nailagay message ko. Hindi ko na alam paano kita makakausap eh. Huwag bibigyan ng sakit ng ulo si Mami ha, ilove mo siya. Last na, anak, huwag mo silang pansinin, okay? Mahal na mahal kita anak. Miss na kita sobra. Hug na mahigpit. So, nabasa ba yun ang anak niya? Ay, feeling ko hindi pa yun marunong magbasa. Ay, kasi sabi niya, 1 year old pa lang eh. Huwag mo papansinin. Oo. Tsaka sabi niya, ilove mo si Mami. Huwag mo bibigyan ng sakit ng ulo. So, ibig sabihin... Sabi si Ben, siya nagbibigyan ng sakit ng ulo kay Eli. Kung makapandilag ka naman, Joson. Oo, layo ng... Focus ako eh, focus. Okay. Hindi natin alam yan, yung bagay na yan. Pero message niya sa kanyang anak. So, yes! Oo, syempre, yan ay kinokontra ng mga bashers. Kaya hindi rin maintindihan si Mccoy. Mm. So, inuusgan din si Mccoy. So, si Elise naman, ay hindi naman niya tinaringan si Elise. Bago yan, ano, parang binibembang yata yung isang influencer. Eto na nga, Nay. Kasi after nga i-pen itong message na to dun sa anak, biglang lumabas naman ngayon yung pictures tsaka yung isang conversation nitong nagnangalang Mary Joy. Na sinasabi niya na hiwalay na si Elise at saka si Mccoy bago sila nag-usap. E di syempre, ang mga... Siya yung na-confirm. Siya yung mga marite. Sino ite? Sino itong Sino itong girl lalo na ite? So ngayon, hinanap nila. So ngayon, nakita nila ngayon yung mga post ni Ate Girl na meron pala nung December 13 post siya na nag-comment din si Elise. Ayan na yun, yung sexy na picture, Tapos biglang may comment si Elise. Self-respect is power. So, wala siyang respeto sa sarili, kaya powerless siya. Ay! Itong si Mary Joy, ganun ba yun? Ganun ba yun? Anyway, gustong linawin ng Mary Joy na hindi siya ang cause ng split up. Dumating siya sa buhay ni Mccoy na wala na si Mccoy at si Elise daw. According to her, ha? Pero, medyo contradicting tong batang ito, si Mary Joy. Kasi, sabi niya dun sa isang sa TikTok niya, kung totoo to ha, na TikTok niya. Sabi niya doon sa TikTok, gusto kita mapasakin kahit na mali. Ay! Pero sinabi niya doon sa, no, Mary Joy, Noong 11-18-2022. So, November 18. Pa. Kasi, meron isang birthday na si Mccoy lang ang umaten noong November 22. Pero in-invite din nung may kaarawan si Elise. Si Mccoy lang ang naka-attend. Ah, talaga? Oo. So, tsaka ngayon, open na si girl, na napupost ng mga pictures nila together ni Mccoy. Correct. Oo. Pero kung mapapansin ko, nung April 28, 2022, lumabas yung aking interview kay Elise Joson, tsaka kay Mccoy, no? Na nandun sila, nagsiselebrate sila ng first birthday ni Felice. Kung saan inaanak ko si Felice. Ninong ako ng bata. So, bit-bit ko dun si Mira. Ganyan. So, in-interview ko silang dalawa. So, doon pa lang sa interview, parang panayang tingin na nila. Ayan, kung mapapansin yun, tingin na sila. Alam mo yan, yung kahit ako nag-i-interview ako, parang something is wrong. Kaya lang, syempre, ayaw mo silang i-judge, diba? At syempre, naniniwala ako na sa isang relasyon, hindi naman normal na hindi nag-aaway. Oo naman. O, nag-aaway pa rin. Pero ang importante, nagkakabati din. Pero feeling ko, nagkakasundo lamang sila noon dahil meron silang bagets. Merong link sa kanila si inaanak na. Ito lagi ko sinasabi, no? Na sana magkaayos sila kahit man lang sa bata. Sana maging magkaibigan sila kahit man lang sa mata ng bata. Diba? Hindi naman pagiging plastika niyan eh. Pagiging ano yan, pagbibigay ng respeto sa anak ninyo. Diba? Bilang kayo yung magulang at bilang gusto nyong kayo yung maging ehemplo.
ng bata paglaki niya. Diba? Magbabalik po ang damas. Pero nang alam mo, sa pagkalan nga ng mga pictures ni Mary Joy Santiago doon sa social media, eto na nga si ano si Mccoy siguro para ano para mabigyang linaw kahit paano nag-post siya yung series ng mga black na ano background na at eto nga yung mensahe niya sa mga tao. Oh, basa. Sorry, nahawa na ako. Nahawa ako eh. Sabi yan gano'n, no? Uututang kita mga. Hindi po totoo yung mga konvo na kumakalat. Hindi po ako yun. Pasensya na po ulit. Wala po involved na ibang tao sa pinakarason kaya kami naghiwalay. Sana po maniwala po kayo. Hindi ko po intention manakit ng tao o manloko. Sadyan doon... Parang gusto mo na rin patigilin. Tutuloy ko pa ba? Tuloy ko ulit. Hindi ko po intention manakit ng tao o manloko. Sadyang dumating lang po sa point na sobrang bigat lang po ng problema. Kaya po ako sumuko. Yan ang sabi ni Mccoy. Kaya po ako sumuko. Siguro hindi niya na kaya. Oh. So, ano to? Parang lumalabas ba rito na nagger si Elise? Hindi nga natin malaman kung ano problema. Kung nagger man si Elise, meron bang karapatang mag-nag si Elise kay Mccoy? Meron ako isang friend na yun na nag-chika. Sabi ko, hindi daw kaya tungkol sa pera. Dahil di ba, syempre, hindi rin masyado marami ang trabaho ngayon. Oo. Oh, oh. Lalo na pag ikaw ay nagiging ama na o ina, medyo bumababa ang premium nung ganoon, di ba? Medyo nababawasan din ang trabaho kasi kailangan mong mag, hindi ka na pwede magpa-cute. Si tatay ka na or nanay ka na. Pero hindi natin alam ko anong rason ni Elise, no? Si Elise hindi natin nariringgan. Oo nga. Yung nananatili ang pananahimik ni Elise at and I'm sure it's, kung namimiss ni Mccoy yung kanya anak, ibig sabihin wala sa kanilang poder. Oo, wala sa kanya. Na kay Elise. Oo, nasa nanay yun. Oo, dahil yung tatay, tinignan ko yung Facebook, wala dun si Elise. Tatay ni Mccoy, si Mark De Leon, yan. Kailigan ko kasi yun, kaya nakikita ko wala doon. Well, anyway, sana at the end of the day, dapat maging maganda ang yung relasyon bilang magulang na lang na nagkakasundo sa mata ng inyong anak. Ano ba yan, Tito Ogie? Wala pala ng taon. May mga hiwalay na agad. Wala, hindi natin maalian. Hindi natin na... madadalumat yan, ano? Hindi kasi siyempre, diba? Walang-walang buwan, walang taon sa mga gusto ng maghiwalay, sa mga hindi na nakatiis, sa mga naubusan na ng pasensya. Dahil yung kumari ko, Tito Ogie, naghiwalay na din sila ng asawa niya. Bakit? Pero yung kumari ko, nawawala yung lima niyang panty. Limang panty? Nawawala yung lima niyang panty. Ano connection sa paghiwalay? Alin na nga, ang pinagbibintangan niya, yung kasambahay nila. Narinig ko, nung nag-aaway, sabi ng kumari ko, umamin ka na. Ikaw ang nagnakaw ng lima kong panty. Bakit nawawala yun? Aminin mo na ikaw ang nagnakaw. Sumagot yung kasambahay. Ma'am, hindi ako. Hindi ako nagnakaw. Si sila magpapatunay. Naalam na hindi ako nagpapanty. Ay! Nakakaw yung panty ko. Sa app ng aming mga chika, i-comment nyo po yan below, i-click ang like button, at huwag kalimutan i-click ang notification bell. Yeah, pag tinignan kayo po naman na notify, meron kami latest update at syempre pa ang kanya-kanya naming channel. Yes, sana mag-subscribe po kayo sa channel ko. That's Mamaloy, M-A-M-A-L-O-I. At sana po mag-subscribe din po kayo sa other social media accounts ko, sa Facebook, sa TikTok, at saka sa Instagram. Ayun po, Mamaloy. Joson.
Ayan, kung gusto niyo naman maging masaya ang inyong bagong taon hanggang isang taong ito, 2023, eh, ipano niyo po ang aking social media account, ang aking YouTube, TikTok at Facebook page. Lumabas na dyan ang aking calendar. Wow! Kaya grab a copy at nagkakamutan ako. Ha? Grab a copy. Ano to? Kanya-kanyang print yan, ha? Kanya-kanyang print. Oh, anyway. Kaya yung print na nakaubusan pa. Oh, Diyos ko, nakakaloka. Ito naman ang aking sa OGBS Inspire. Uh-huh. Ay, naku. Ayan, ipapakita po natin at ipakikilala sa inyo ang mga tao sa likod ng mga boses na umaarte. Oh, ito na po sa DZRH. Yung gabi ng laging. Ayan. Yung mga Gen Z ngayon, hindi nila alam yung existence ng drama sa radyo. Yan ang hirap sa amin eh, yung mga bedsy na ganyan. Masakit sa loob namin. Bakit po masakit sa loob ninyo? Magandang gabi, gusto niyong ganon? Kaibigan. Gabi ng laging! Sinubukan ko mag-voice over parang day. Enjoy ka na. Ang taray. Tsaka gusto. Malalaman nyo kung gaan nila kamahal yung kanilang trabaho. At ipapakita dyan kung paano nila ginagawa yung drama. At kami na nakatunga nga lang talaga. Nanonood na kanilusan. Ayan po sa OGBS Inspires. Okay? Mm. At syempre, oy, maraming salamat sa nagpakain po sa atin. Yeah. Ang iyot. EUT. So, yung kulang na ako sa EUT. Yung Eat, Unwind, Travel. Kung saan, abang tinikman natin tatlo yung laing. Napakasarap ng laing. Yes. In fairness. Oo, pati yung kanilang sisig kanton. Yes! Masarap din. Masarap na pakanton nila. Oo, at meron sila. Gusto nilang labanan ng mga donuts ngayon. Meron silang sariling version ng donut. Oo. Yung kanilang tipsy donut. Ay, oo. Kakaiba, ha? For sign. Kung may mga ano dyan, may mga alak sa parang ano, parang sa hiringgilya. Oo. Hiringgilya, ayan. Nandiyan, pwede nyong ikalat yung dyan. At kainin yung donut basta napakainit. Kakaiba. Oo, kakaiba yung kanilang donut. Ayan, ha? At siyempre, kanilang bibingka sa laki. O, ilan lang yan sa meron sila. Ayan, kung gusto nyo order, ayan mo, nandiyan. Yeah. Kaya maraming salamat, ha? Kay Gemel Salterio at kay Kim. Thank you, mga may-ari. Thank you talagang personal pa silang pumunta rito. True. Para ipatikim sa atin ang iyot. Ha? Iyot, Oo, ang sarap ng iyot, ha? At ito po uli ang yaming ko, papa-osin OGB niya na lagi nagsasabi. At nagpapaalala sa inyo na sa tuwing gigising po tayo tuwing umaga, huwag na huwag po tayong makakalimot, ha? Na magpasalamat sa Panginoon! Dahil tayo kanyang ginising, ibig sabihin, may mission pa rin po tayo sa buhay. Sabay sabing! Every gising is a blessing! Ano pa nga ba ang lagi niyong inihilit sa amin? Hello, thank you for always watching. Ginawa mo, yung maliligaw. Away pa siya na ginawa mo siya. Eh, parang hindi na po ako masaya sa kanya dahil pag nagla-lovemaking kami, wala siyang alam na halik dito, Ogie. Ha? Pag hinalikan niya ako, parang ang layo namin sa isa't isa. Hinahalikan tapos ang layo. Ano yun? Ang labo? Flying kick lang yung alam niya dito, Ogie. Pag nilang lang kami ng gano'n. Nandilipin na ako sa kanya. Gusto mo ba ng plan?
crying kid, Joss, ha?